Hello, what's up guys? Again, welcome back to my YouTube channel. No? So, ngayon guys, may share lang ako sa inyong application na kung saan pwede nating palakasin yung internet data signal natin kahit nasa loob tayo ng bahay. Okay, so bago yun guys, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay just click me on subscribe and press mo na rin yung notification bell para updated ka every time na may bago tayong video. Okay, so ngayon guys, itong application na to guys, ito yung tinatawag nating Net Optimizer. So kung hindi pa kayo similar sa app na to guys, download na lang siya sa Play Store. Ilalagay ko na lang yung link below sa description ng video, okay? So dito sa Net Optimizer guys, para rin itong siyang VPN, no? So pag switch on mo yan, may magpa-pop up na VPN key is activated or connected ka na sa Net Optimizer. So meron din siyang manual configuration dito guys, no? So pag in-scan mo yung DNS na yan guys, maghahanap ng pinakamagandang DNS dyan sa lugar mo na ikaw mismo ang pipili kung ano yung pinakamalakas na ping dyan sa area mo. So try natin i-scan guys. So ito yung manual configuration ng Net Optimizer. So para naman sa auto detection, switch on and off nyo lang yung data nyo, then may magpa-pop up na connection detected dyan, then optimize nyo na lang. So itong ginagawa ko guys, ito yung manual settings nya, no? So yan, as you can see guys, ito yung mga ping na na-scan ng Net Optimizer. Okay, pag ginamit mo yan guys, assuming na magkoconnect tayo sa Net Optimizer. So para naman sa automatic detection, deactivate nyo muna, then switch off nyo yung data. Okay, wait lang guys. So switch off nyo yung data guys, on and off lang para sa automatic detection ng scan DNS servers nyo. Okay, so pag switch on mo ulit yan guys, magpa-pop up dyan yung Net Optimizer automatic detection nya. Okay, so as you can see guys, yan, connection detected. Okay, so try natin i-optimize. So pag in-optimize mo yan, automatic magko-connect na yan. Hindi mo na kailangan mag scan ng DNS dito sa detailed scanning niya. Okay, so ayan, automatic connected tayo. So yan yung automatic detection niya guys, no? So balik tayo ulit doon sa Net Optimizer. Okay, so dito makikita mo yung most used na DNS na ito yung ginagamit ko guys, ito yung tatlo OpenDNS, ito yung recently na ginagamit kong DNS so far, yung Google Cloudflare at saka OpenDNS. Okay, so try ulit natin yung manual configuration kung ano yung pinakamas magandang ma-scan ng DNS ko. So yan, like for example sa inyo guys, try nyo na lang yung manual scan para makuha nyo yung pinakamagandang DNS servers dyan sa area nyo. So ayan, so take note guys, ang mas magandang DNS servers ay yung pinakamababang MS or yung pinakalooping. Ito na yun guys, yung pinakauna. So as you can see guys, yan yung pinakamababa, yung kulay green na 99.5 MS yan. So try natin i-use yan. Okay, so itong in-scan ko guys, nasa loob pa ako ng bahay nito guys, pero try nyo sa labas, I'm sure napakabilis nito. So ayan din, kailangan nyo rin ng load promo nito guys sa kung gagamitin nyo yung kung gagamitin nyo tong Net Optimizer, kasi hindi ito gagana pag no load ka lang. So dapat talaga may load ka or nakakonnect ka sa isang internet connection na maganda yung data signal nya. Okay, so pwede rin siya sa WiFi, then try natin ulit mag YouTube. Okay, so ito try natin. So as you can see guys, nasa loob pa ako ng bahay niyan. Okay, so yan guys, napakabilis talaga nitong Net Optimizer. So download nyo na lang sa Play Store yung application. Feedback na lang guys if successful yung Net Optimizer application na to guys, and I hope sana nakatulong itong application na to para
mapalakas natin pa natin yung data signal natin, no. So hanggang dito na lang yung video na to, and again, thanks for watching guys, and God bless.